We all know Jose Rizal is a hero of Philippine independence. His advocacy of nationalism ignited the hearts of Filipinos to fight for our freedom. 100 years have passed and his bravery and intelligence still exist in young Filipinos' hearts and minds, inspiring them to be new leaders of our country. Hi, my name is Leomar. Hi, my name is Mark Aaron. My name is Allison. Hi, my name is Maria. And this is JRIS Podcast. His given characteristics aren't in them. They were nurtured and gained. To properly comprehend the man behind the hero, we need to delve into rich tapestry that made him what he is today. I want to start by discussing his name, because Jose Rizal's full name represents the lineage of his family. Mr. Mark, ang pangalan ni Jose Rizal? I think is Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Is that right? Yes. Ang Jose Protasio ay galing sa dalawang santo, kay San Jose at kay Clarencio Protasio. Rizal Mercado ay galing sa Chinese lineage niya sa father's side. His great-great-grandfather, si Domingo Lamcom, is a full-blooded Chinese merchant na nag-migrate dito sa Pilipinas and married Ines de la Rosa, na isa ring Chinese mestiza. Ngayon, pinalitan niya ang last name niya sa Mercado dahil Spaniards were violently racist towards Chinese at that time, which is why Domingo Lamcom adopted the name Mercado to avoid the anti-Chinese hostility ng mga Spaniards. In 1840s, Mercado adopted the name Rizal because of Claveria Decree, which requires them to choose a last name in the Catalogo Ecclesiástico de Apellidos to approve their census data and tax collection. Despite adopting the name Rizal, they still use the name Mercado because they're known by that name. Ngayon, ang Alfonso naman ay ang matandang apelyedo ng apamilya ng kanyang ina. Samantalang ang Rialonda ay ang inatap ng Alonso dahil sa Claveria Decree. So ayan na, sa pangalan pa lang ni Jose Rizal, nakikita na natin yung family lineage niya, kung saan siya nagmula. Let's talk about his family, starting with his father. Si Francisco Mercado, yung tatay ni Jose Rizal, was loved by and admired by Jose Rizal. He was born in Binyan, Laguna, May 11, 1880. He studied Latin and philosophy at the College of San Jose sa Maynila. Maaring nawala ng tatay si Francisco. Nung namatayan siya both parents, lumipas siya sa Calamba para magsaka sa isang asyenda na mamay-ari ng isang Dominican. Pero hindi siya mahirap. In fact, yung father niya, si Juan Mercado, and yung grandfather niya, si Francisco Mercado, used to be gobernadorcillo or leader of the town ng Binyan. So clearly, kahit na nagsasaka siya, meron siyang na-inherit na money dun sa parents niya. He strived for greatness and invest his money in farming and trading. Kaya naman, he's very well respected sa Calamba, Laguna. And people make him the cabeza de barangay or head of the town. Dahil sa katangian niya na bihira magsalita pero maraming nagagawa, malakas ang pangangatawan at maayos ang pag-iisip. Sobrang love siya ni Rizal. He even created his sculpture and called him the Models of Fathers or Huwarang Ama. So Marv, ang question ko sa iyo ngayon, ano masasabi mo ko sa tatay ni Francisco Mercado? I think napakasipag na itong tatay, niyang tatay at mapagmahal siya sa mga anak niya. That's my intake. Tapos tama ka dyan, sipag siya, kaya naman yung son niya si Jose Rizal was really admired by him. So, ang summary lang dito ay si Francisco Mercado Rizal is a Nepo baby turning to self-made man. He has a strong personality and upbringing, kaya naman love na love siya ni Jose Rizal, no? Now, let's move on sa asawa ni Francisco Mercado Rizal, si Teodora Alonso. Teodora Alonso was born on November 8, 1826 and studied literature and music in Colegio de Santa Rosa. So, si Teodora Alonso, galing siya sa pamilya na may mahabang linya ng mga principalia class. So, ano ba yung principalia class? Principalia class were the ruling and educated upper class in towns during the Spanish occupation. Ang mga original na principalia ay yung mga at yung position na to, principalia class, ay namamana. Kaya nung 19th century, yung pamilya pa rin nito, Doña Teodora, ang mga gobernadorcillo na kanilang bayan.
So in short, yaman si Teodoro Alonso. Hindi siya mahirap. Yaman na talaga siya from the start. So she was described as, and I quote, "She was a remarkable woman, possessing refined culture, literary talent, business ability, and fortitude of Spartan woman." Spartan woman! Si Teodora ay naging unang guro ng mga kapatid na Rizal. Her love for literature and arts would be passed on to her children, who would become renowned artists and writers in their own right that shapes the destiny of our country. So, Miss Hayang, ang tanong ko dyan, masasabi mo bang may similarity si Jose Rizal? Similarities kanino? Kay, ano, Teodora Alonso. Yes, they are both smart. And given na nanay niya ito, siguro naman na rin ito ni Rizal. Oo, ano. Tsaka, si Teodora Alonso, inalagaan niya talaga yung mga anak niya. Especially si Jose Rizal. Kaya naman, tingnan mo, naging national hero natin siya. Okay, now, let's move on sa siblings naman ni Jose Rizal. Si Rizal ay may 11 siblings. Siya yung pang-pito at pangalawa na lalaki sa pamilya after kay Pasiano. Ang unang anak ay si Saturnina. Nickname niya is Neneng. She's the oldest of the Rizal children. She is married to Manuel T. Hidalgo of Tanawan, Batangas, and had 5 children together. Pangalawa, si Pasiano. Siya yung unang anak na lalaki. Pasiano was also known as Lolo Siano. He was the older brother and confidant of Jose Rizal. He joined the Philippine Revolution and became a combat general. Pangatlo naman is si Narcisa. Nickname niya is Sisa. She was the one who founded the unmarked grave of her brother in an abandoned old Paco cemetery. Pangapat si Olympia. Her nickname is Yipya. She married Silvestre Ubaldo, a telegraph operator from Manila. Lucia, panglima, she married Mariano Herboso of Calama. Pang-anim naman natin si Maria. Ang nickname ni Maria ay is Biang. She married Daniel Faustino Cruz of Binyan, Laguna, and together they had 5 children. Pang-pito si Jose Rizal, our national hero, we all know that. Pang-walo naman si Concepcion. Ang nickname ni Concepcion is Concha. She did not live very long as she died of sickness at the age of 3. Pang-nine naman is si Josefa, was unmarried and lived together with her younger sister Trinidad until death. Pang-ten is si Trinidad. Her nickname is Trining. She remained unmarried and lived together with her sister Josefa. Pang-eleven is si Soledad. Her nickname is Choling. She was the youngest of the Rizal sibling. Ang masasabi ko dito, favorite ko siguro si Saturnina. Kasi I think meron silang authoritative role kay Jose Rizal. Well, how about you, Anderson? Sino sa kanila yung favorite mo na sibling ni Jose Rizal? Ang sibling ni Jose Rizal? I think si Pasiano since napaka-loving brother niya sa kanyang kapatid. Yun, no? Okay, thank you so much, Allison. No? Now, let's move on naman sa iyo, Allison, to discuss yung research mo. So, thank you, Ginong Yomar. So, atin naman pag-usapan yung childhood and early education ni Rizal, aka Pepe. So, aside from his mother, Doña Teodora, tinuruan din siya ng kanyang tatlong tiyuhin mula sa kanyang mother's side. Una ay si Tio Jose Alberto na isang talented artist na nag-nurture sa batang Rizal para i-appreciate yung beauty of nature. He taught Pepe various forms of art including painting, drawing, and sculpture. Second is si Tio Gregorio, a knowledgeable scholar na binigyan din ang importansya ng edukasyon sa batang Rizal. He encourage Pepe to become analytical thinker and observant. At ang panghuli natin ay si Tio Manuel na nagturo kay Rizal ng iba't ibang athletic skills. Kabilang dito ang swimming, fencing at martial arts. Napaka-supportive naman ng mga tito ni Rizal. Kaya nga eh, nakakatuwang isipin dahil sa kanila mas nahubog yung character at skills ni Rizal. Dahil lumalaki na itong si Rizal, his parents decided to provide him a private tutors para isana siya for formal education. Ang kanyang naging private tutor is si Maestro Celestino.
Sumunod ay si Maestro Lucas Padua. Lastly, si Leon Monroy na former classmate ni Don Kiko na kasamang palad. Ito ay pumanaw after 5 months of tutoring Rizal. Grabe. Napaka-loving parents naman pala nitong sina Don Kiko sa kanilang anak, no? Biruin mo, nag-hire sila ng 3 private tutors para lang i-ready si Rizal para sa parating nitong klase. Yep. Anyway, after the death of Monroy, the age of 8, Don Kiko sent his son to a private school, sabi niyan, para ipagpatuloy dito yung pag-aaral ng Espanyol at Latin. At habang nag-aaral si Pepe, sabi niya, nagsilbing father figure niya ang kanyang elder brother na si Pasiano. Ang kanyang naging guro, sabi niyan, ay si Maestro Justiniano Cruz na terror teacher na may malalim na kaalaman sa Latin at Spanish. At kung inaakala niyong maayos ang first day of school ni Rizal, ay nagkakamali kayo riyan. Kasi pagkapasok niya pa lang sa classroom, agad siyang tinanong ng guro, "You speak Spanish?" Ito namang si Pepe sumagot ng, "A little, sir." Muli ay tinanong siya ng, "Do you know Latin?" At sinagot niya ulito ng, "A little, sir." At dahil sa mga sagot niya, siya ay pinagtawanan ng mga kaklase. And then, one boy named Pedro na kinoconsider ni Rizal na worst students in class, ay kinokutsa siya. Na ito'y humantong sa isang away. At dahil mas matangkad si Pedro kaysa kay Rizal, ay akala niya siguro ay mananalo siya laban kay Rizal. Grabe, napaka-bully naman pala nitong si Pedro eh. Ang lakas ng loob maghamon ng away porket mas matangkad siya kay Rizal. Malas niya dahil tinuruan si Rizal ng kanyang Tito Manuel sa martial arts. Tama ka riyan. Salamat sa turo ni Tito Manuel dahil sa kanya nanalo si Rizal. At dahil hindi matangkad ni Pedro ang pagkatalo, humingi ito ng rematch na tinigihan ni Rizal sa takot siyang maparusahan ng guro. Lalo't nat anak ng guro si Pedro. So, after class, may isa na namang bata ang humamon kay Rizal na magsuntukan daw sila. At dahil umiiwas itong si Rizal sa gulo, ay hinamon na lang niya ito na makipagpunong braso na ikinatalo ni Rizal. And despite of the challenges, hindi nagtanim ng sama ng loob si Pepe. But instead, he considered his bullies as his friends. Sobrang humble naman pala talaga tong si Pepe, no? Parang sinabi niya na, "Kill them with your kindness." But at some point, naiintindihan na rin natin si Rizal kung bakit ganun na lamang ang kanyang trato. Dahil masama naman talaga magtanim ng sama ng loob. Dahil siyempre, hindi ito nagdudulot ng kagandahan sa ating mental health. Yon. So, kabaliktaran naman kapag ang kanyang guro naman ang pinag-uusapan. Dahil nga sa mga gulong sangkot siya, he nonetheless received many whippings and blows on the open palm from his disciplinarian teacher. Ang kanyang guro ay nagturo na may mabigat na kamay. Sabi nga ni Rizal sa kanyang student memoir, "I have no desire to spend my time counting the palo I received or picturing my emotions when I suffered my first palmitazos. Sun invade me and others betrayed me. Tales were told against me, sometimes with reason and sometimes without. And always it cost me 3 or 6 disciplinas. I usually won the classroom contest. Nobody beat me, and as a result, I surpassed many in class standing. But in spite of the reputation I had of being a good boy, the day was unusual when I was not laid out on a bench and given 5 or 6 blows. Dahil dito, lumaki ang naging pananaw ni Rizal sa edukasyon. He believes that education is not just an obligation, but an investment that will lead us to a better future.
Grabe. Sobrang nakaka-proud ang batang Rizal. Narinig natin kung gaano kahirap ang dinanas niya sa kanyang school. Which is, nakayanan naman niya. At narealize rin natin kung paano na-apply ni Pepe ang mga tinuro ng kanyang mga tiyuhin. Tama ka. Tulad na lang ng gabay ni Tio Gregorio, natutunan ni Rizal ang kahalagahan ng hard work, observant life, at ang individual thinking. Likewise, Rizal became a bookworm. At dahil sa dedication niya sa pagbabasa at pag-aaral, pinatunayan niya na ang mga libro ay talagang napaka-powerful for personal growth and intellectual development. Tama. Narinig din natin kanina kung paano hinubog ni Rizal ang kanyang paningin tungkol sa edukasyon bilang kasangkapan para sa sarili at pagpapalakas ng bansa. Ayun nga, no? At narinig din natin kung paano hinubog ni Rizal yung paningin niya sa edukasyon. With the influence of his mother, his uncles, and through his experience in Binyan. Na na-mention ko kanina, he believed that education is an investment for the brighter future. At matatamasa lang natin iyon when a school became a safe ground and playground of the mind. Kung saan ang batang isip ay pwedeng mag-explore at mag-grow. Na hindi katulad sa na-experience ni Rizal kung saan nakatanggap siya ng mabibigat na parusa. Na yung parusa na yon katumbas ng parusa sa torture chamber. Totoo nga na dapat ang paaralan ay magsilbing safe ground sa mga estudyante. At dahil ang paaralan ay nagsisilbing pangalawang tahanan kung saan ang mga kabataan ay dapat malaya nakakapag-isip at nage-explore upang mas ma-develop ang kaisipan. Na nakikita natin ngayon, no? Malaking naging epekto ng early education at teachings ni Rizal sa ating modern society. Binigyan din niya ang kahalagahan ng edukasyon sa ating buhay. Kung kaya ginawa siya ang modelo ng modern society. At hanggang ngayon, nakikita natin na marami ng nakakapag-aral regardless of the social status at meron din tayong Rizal Law. Kung saan nababalikan at napag-aaralan natin ang mga kaganapan sa buhay ni Rizal at ng ating bansa noon. Dahil na rin sa kanyang mga nobela, he shows the injustice at inequality ng Spanish colonial rule dito sa Pilipinas. Kung kaya ay maraming activist na nakikita siya as an inspiration in dealing with social change in Philippines. Kung kaya, patuloy pa rin na lumalaganap ang kanyang advocacy about justice and equality. At dito, nagtatapos ang childhood and early education ni Rizal. Ngayon, ang susunod naman nating pag-uusapan ay buhay ni Rizal sa Ateneo na ikikwento ni Aaron. Oh, and thank you for that, Miss Allison. So ngayon, pag-usapan naman natin yung high school life nitong si Rizal sa Ateneo. So simulan natin yung kwento niya sa June 1872. So, 4 buwan yung nakalipas simula nung patayin yung tatlong pare gamit yung garote. And yung nanay ni Rizal na si Doña Teodora ay nakakulong pa rin sa kasalanan ng panlalason na hindi naman napatunayan. Oh, grabe talaga yung pinagdaanan nito ni Rizal sa taong yon, no? Biruin mo, sa edad na 11 years old, ganito na agad yung pinagdaanan niya. Nakakalungkot isipin. Kaya nga eh, lalo na mama's boy pa naman itong si Rizal. Pero hindi niya muna pwedeng isipin yung mga nagaganap sa buhay niya. Kasi nga kailangan niya munang maghanda para sa kanyang pag-aaral ng high school. So eto na, ang enrollment. So noong ika-10 ng Bunyo ay pumunta ito si Jose kasama yung kanyang kuya Pasiano sa Maynila. Doon ay nag-take si Jose ng exam sa College of San Juan de Letran. Itong school na to, yung pinili ng kanyang ama para sa kanya. And in fairness, nakapasa siya rito. Ika nga, akala ko sa Ateneo nag-enroll to si Rizal. Bakit nasa Letran siya? Ito na nga. Pabalik na kasi sila sa Kalamba. Nung nagbago bigla yung isip ng tatay ni Rizal na si Don Kiko. Ang sabi ni Don Kiko, alam mo, parang mas maganda kung imbis na sa Daletran ka mag-aral ay doon ka sa mahigpit nitong kalaban na sa Ateneo. So, hindi ko naman may sisi si Don Kiko kung bakit nagbago yung isip niya.
Noong 19th century kasi, ang Ateneo ang pinaka-prestigyong universidad sa buong Pilipinas at ang pinakamagandang lugar para mag-aral ang isang lalaki ng secondary education. And ang rason dito, ang Ateneo kasi ay pinapatakbo noon ng Jesuits or Jesueta. Ang mga Jesueta noon, time na ito, held rigorous intellectual standards at nagtuturo ng mga courses na pang-college na kahit yung mga estudyante ay high school pa lamang. Di parang nasayang lang yung unang nilang punta sa Maynila. Di sana maagang nakapag-start itong si Jose Rizal, di ba? Oo nga eh. Kaya naman bumalik itong si Rizal kasama yung kanyang kuya Pasiano sa Maynila para mag-enroll ulit. Kaso nga lang, hindi siya agad-agad tinanggap sa Ateneo. So bakit? Ang nasa college registrar noon is si Father Magen Fernand na hinindian yung admission ni Rizal for two reasons. Una, late na kasi siya nagpa-register. And yung pangalawa, ang putla, payatot at ang liit niya for an 11 years old at that time. Pero buti na lang sa tulong ni Manuel Burgos, yung pamangkin ni Padre Burgos, natanggap siya sa institusyon. And take note ah, ang ginamit niyang pangalan habang nag-register ay hindi Jose Mercado, hindi Jose Rizal. So hindi niya magamit yung apelido na Mercado kasi nga yung apelidong yun is matunog sa otoridad at that time. Eh ano-ano naman yung kinuhang kurso nitong si Jose Rizal sa Ateneo? Kinuha nitong si Rizal is Bachelor of Arts sa Ateneo. So isa itong 6-year program na nag-expose sa kanya sa 5 subjects. Nandyan ang Christian Doctrine, Language of Spanish, Latin, Greek, and French, History of Geography, and kabilang din dito yung World History of Geography, History of Spain, and the Philippines. So, nandyan din yung Mathematics and Science, which include Geometry, Trigonometry, Mineralogy, Chemistry, Physics, Botany, and Zoology, and marami pang iba. And wag din natin kalimutan yung Classic Discipline kasi nga is itong Christian School, which is Poetry, Rhetoric, and Philosophy. So medyo unique din talaga yung pagtuturo dito sa Ateneo. Sabi naman yung mga subject na tinake niya nung high school, ako basic math lang nahihirapan na ako eh. Paano pa yung kasabayan ko si Rizal, diba? True. Kaya nga, be grateful na lang tayo sa education program natin ngayon. So let's go back to our topic. So dahil nga medyo stressful yung environment dito sa Ateneo, so to encourage healthy competition, ang mga klase sa isang section noon ay hinahati sa 2 grupo. Ang unang grupo ay ang Roman Empire na binubuo ng mga interns o yung mga nag-aaral na nakatira dito sa loob ng paaralan. Yung ang pangalawang grupo naman is yung Linian Empire na binubuo ng mga externs o yung mga nag-aaral na nakatira sa labas ng paaralan. And sa loob naman ng bawat empire, yung mga members nito ay nagko-compete din against each other para makakuha ng mataas na rango na tinatawag naman silang dignitaries. So, ang pinakamataas na posisyon sa isang empire ay ang emperor na sinundan ng tribune, decurion, centurion, at standard bearer. And that's it for the class system. So, medyo complicated talaga yung class system nila dati. So, ngayon may background na tayo sa Ateneo. Alamin naman natin kung ano yung personal experience ni Rizal habang estudyante siya doon. Eto na, first year ni Rizal sa Ateneo. So, sa unang araw ni Rizal sa Ateneo, dahil nga newcomer siya, hindi siya masyadong proficient sa Spanish. Si Rizal ay nasa dulo lamang ng klase bilang isang externo. Ngayon pa man, mabilis niyang napatunayan na isa siyang diligent na and capable na student. So, matapos lamang isang linggo, he is already promoted to a higher rank. Mga sumunod na araw, patuloy na umakyat yung kanyang rango. So, sa loob, matapos lamang isang buwan, is siya na yung naging emperor ng kanilang empire. So, imagine that. He only took 1 month to dominate that section. So, bilang pagkakilala sa kanyang achievement, Rizal was awarded a religious picture. So, kung medyo boring sa inyo yung premyo na yon, is promise, tuwang-tuwa si Rizal sa premyong yon. Sinabi nga niya sa kanyang student memoir, "How pleased I was when I won my first prize." So, para maging proficient po si Rizal sa Spanish, he took a private lesson at Santa Isabel College tuwing recess niya. Doon nagbabayad siya ng 3 pesos per month, a significant amount of money at that time. 3 pesos? Just imagine you have 50 pesos at that time, no? Siguro makapag-aral ka na ng isang taon or more. In this era, kulang pa yun sa pamasahe mo? Yeah, medyo advantageous and may disadvantage din naman talaga sa
era natin tapos kay Rizal. But it only really depends on the status of the person at that time. So ang family kasi ni Rizal, at that time, categorized as ilustrados. Kaya medyo may kaya talaga sila. So let's fast forward to his term. So during his later half, in his first year, Rizal felt that he did not put enough effort. So he was unable to maintain academic supremacy from the first half and consistently earned second place in all of his subjects. So ang reason dito dahil hindi naging maganda yung remarks sa kanya ng mga guro, which is demotivate him. Pero let's be clear, hindi naman failing grades itong grado ni Rizal. Matataas pa rin ito. I know it sounds devastating pero hindi siya bagsak. Second lang siya. In fact, pagkatapos lang kanyang first year ay nakakuha siya ng gradong sobresaliente or excellent sa lahat ng subject niya. And doon nagtatapos yung first year na pang ni-Rizal sa Ateneo. So let's move on to his second year. So eto na, second year na Rizal sa Ateneo. So hindi naman masyadong interesting yung pangalawang taon nito ni Rizal sa Ateneo. Ang masasabi lang natin siguro dito is disappointed pa rin siya sa nakuha niyang rango noong nakaraang taon. Kaya this school year, nagsumikap siya para maayos ito. So, naging successful yung pagsusumikap na yun. Dahil nga bumalik siya sa posisyong emperor sa kanyang empire. Nung matapos yung school year, sobresaliente pa rin yung mga grado nito ni Rizal sa lahat ng subject niya. At nagawa niya pang manalo ng isang gold medal. And that's it for his second year. So, hindi na muna natin ikukwento yung summer time ni Rizal kasi medyo marami ito at baka malihis tayo sa kwento. Let's move on to his third year. Pagbalik ni Rizal sa Ateneo. So, sa pag-aaral, medyo hirap pa rin si Rizal sa Spanish at sa tingin niya, hindi niya nabibigay yung kanyang best. So, malataas pa rin naman yung grado nito ni Rizal, puro sobresaliente pa rin, pero malungkot lang siya dahil isa lang yung nakuha niyang medal for this year. So, ang nakuha niyang medal is for the Latin. Pero sa tingin niya, dapat nakuha niya rin yung para sa subject na Spanish. Kaso nga lang, limited lang yung proficiency ni Rizal dito sa taong to. Kasi, bago pa lang siya. And, hindi pa siya proficient sa Spanish. Kaya napunta yung medal sa isa niyang kaklase. Medyo boring din pala naging school life nito sa high school. Yeah, medyo boring talaga. Kasi, pa talagang ganap si Rizal nung second and third year niya sa Ateneo. So, medyo masaya lang siya kapag dinadalaw niya yung kanyang ina tuwing summer break. Let's move on in his fourth year. So sa taong ito, ang pinakapaboritong guro ni Rizal ay si Father Francisco de Paula Sanchez. So who is a Spanish Jesuit priest. So tinuruan siya ni Father Sanchez sa mga subject na rhetoric, Greek at geometry. Pero strangely, hindi ito na-mention ni Rizal sa kanyang student memoir. One possible reason ay dahil hindi siya masaya sa resulta sa mga nakaraang taon. Ang si Father Sanchez ay malaki yung impluensya sa development ni Pipito bilang isang poet. So, napansin niya na gumagaling na sa Spanish itong si Rizal at inudyok niya na magsulat ito sa wikang yon. So, ito yung reason kung bakit halos lahat ng sinusulat ni Rizal ay nasa wikang Kastila. Marunong siyang mag-Tagalog at take note. Pero mas gamay niya lang yung wikang Espanyol pag nagsusulat. Anyway, nagkaroon ng panibagong sigla itong si Rizal sa pag-aaral. Encouragement ni Father Francisco Sanchez. So sa pagtatapos ng kanyang ika-apat na taon sa Ateneo, ay nakuha siya ng 5 medalya. His academic achievements. 2 para sa conduct, 1 para sa rhetoric at poetry, 1 para sa French at 1 para sa drawing. After nito, bumalik si Rizal sa Calamba noong March 1876. At buong pagmamalaki niyang inihandog sa kanyang magulang yung kanyang mga medalya at matataas na grado. Kasi ang masaya talaga si Rizal sa nagawa niya dahil kahit papaano nabayaran niya yung pagsisikap ng kanyang ama para sa kanya. Hindi ito nagtatapos yung buhay ni Rizal sa Ateneo. So let's move forward to his life at the USD na maikukwento ni Miss Sayag. Okay, thank you so much Mr. Mark. Ngayon, pag-uusapan natin ang panahon ni Rizal bilang isang estudyante sa Universidad ng Santo Tomas or mas kilala sa tawag na UST. So, simulan natin ang paksang ito sa enrollment ni Rizal sa UST. Nagpatala si Rizal sa UST noong 1877 sa edad na 16. Natapos na niya ang kanyang sekundaryang edukasyon sa Ateneo de Manila.
kung saan siya ay nagtapos na may karangalan. Ang desisyon ni Rizal na dumalo sa UST ay nag-udyok ng kanyang pagnanais na mag-aral ng medisina, partikular na ang ophthalmology. Alam naman nating lahat na ang kanyang ina na si Doña Chodora ay nagdurusa dahil sa paghina ng paningin at umaasa siyang makakahanap ng lunas para sa kanya. Grabe pala yung pagnanais ni Rizal na mahanapan ng lunas yung sakit ng nanay niya, no? Tama ka dyan. Kaya nanay talaga ang pag-aaral niya. Now, ang susunod naman nating tatalakayin ay ang buhay akademiko ni Rizal sa UST. Si Rizal ay isang napakatalino na estudyante sa UST. Mahusay siya sa kanyang pag-aaral at palagi ang nangunguna sa kanyang klase. Mahok din siya sa ilang mga extracurricular na aktibidad tulad ng literary society debate at ang kanyang pagkapanalo ng gintong medalya sa Latin. Ilang karagdagan sa kanyang mga gawaing pang-akademiko, sinimulan ni Rizal na puon na rin ang kanyang kamalayan sa politika at panlipunan habang nasa UST. Talantad siya sa mga ideya ng Rebolusyong Amerikano at nagsimula siyang magtanong sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang hirap din pala neto maging kaklase ni Rizal eh, no? Napaka-competitive. Alam mo, kahit din siguro ako mapipressure pag yung si Rizal kaklase ko eh. Dumako naman tayo sa pagkontra ni Rizal sa faculty ng UST. Panahon ni Rizal sa UST ay puno ng hamon. Ipagkontrahan siya sa ilang mga membro ng faculty na tutol sa kanyang mga liberal na pananaw. Inakusahan din si Rizal ng pagiging superstibo. At kalaunan ay napilitan siyang umalis sa UST noong 1882. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang panahon ni Rizal sa UST ay isang formative period para sa kanyang buhay. Dito niya nabuo ang kanyang intelektual at political na kamalayan. At dito niya rin sinimulang itanim ang mga binhi ng Rebolusyong Pilipino. Palabal pala tong si Rizal eh. Naku, sinabi mo pa. Ang susunod nating tatalakayin ay tungkol sa legacy ni Rizal sa UST. Ito na po ang magiging huling talakayan natin dito. So, ramdam pa rin natin hanggang ngayon no ang pamana ni Rizal sa UST. Siya ay naaalala bilang isa sa pinakakilalang alumni ng universidad. Karagdagan dito, ang kanyang mga ribulto ay nakatayo sa buong UST campus. At ang kanyang pangalan ay ibinigay sa ilang bilang ng mga gusali at pasilidad. Higit sa lahat, ang mga mithiin at legacy ni Rizal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, lalo na sa mga mag-aaral at guro ng UST. Importantly, ideas and legacies continue to inspire UST student and faculty alike. His commitment to education, social justice, and national liberation is a model for all to follow. Well, that's all for today's episode of JRIS Podcast. So, I hope you had as much fun listening to it as we did recording it. If you enjoy the podcast, please share it with your friends and family. And if you have any suggestions or questions, please speak up. We are always looking for ways to improve our podcast. So, yeah. Your ideas are really important to us. So, I guess until next time, stay curious and keep learning. Thank you for listening once again. This is Maria. This is Leomar. This is Mark Aaron. This is Alison. And we are the speakers of this podcast. Thank you so much. Bye. Okay na yun. Uh-oh. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.